Ngayon, magluluto tayo ng isang healthy dish ang tinatawag nila na pesang manok. So, ano ba ang pesang manok? Ang pesang manok ay para lang siyang tinola pero nilagyan lang natin siya ng maraming gulay. So, sobrang dali lang ng recipe natin ngayon for today. So, ang gagawin natin, unang-una, magigisa tayo muna tayo ng ating aromatics. So, meron ako ditong garlic. Around 4 cloves of garlic. Siyempre, hindi mawawala yung aking onion. Around 1 whole onion. And ginger. Around 1 times of ginger. Then, isutay lang natin to hanggang lumabas yung aroma ng ating aromatics. So once na aromatic na yung ating onion, garlic, pati yung ating ginger, ngayon, ilalagay ko na yung aking chicken. Lagay lang natin. So yung chicken ko pala is around 1 kilo po ito. Lagay lang natin. Then, haluin na po natin to hanggat magkulay brown po yung ating chicken. So after a while, ayan, tingnan nyo, nagkulay brown na po yung ating chicken. Then, ilalagay ko na yung aking water. So, yung water ko is around 6 cups of water just to cover enough our chicken. Yan. Then, maglalagay din ako ng peppercorn. Around 1 tablespoon of peppercorn. Then, we mix it well. Yan, haluin lang po natin. So far, similar lang siya sa ating tinola. So, pwede-pwede kayo maglagay dito ng beef cubes kung gusto nyo para mas malilamnam ang ating pesang manok. At ang gagawin natin dito ay, tatakpan lang natin to at isi-simmer natin to for 30 minutes hanggat maluto po yung ating chicken. So, bago natin i-check yung ating chicken, please do not forget to like, subscribe to our Facebook and YouTube channel at Chef JB. So, madaming videos po doon. So, ngayon, i-check na natin ating chicken. So, ayan. Luto na po yung ating chicken at malambot na rin po yung ating chicken. Then, ilalagay ko na yung aking gulay, which is yung aking potatoes. So, pag maghihiwa kayo yung patatas, babad nyo muna sa tubig para hindi mangitim. Then, ilalagay ko na rin yung aking carrots. Then we mix it ang ating carrots pati ating patatas. So inuuna ko talaga yung aking carrots pati aking patatas dahil matagal siya palambutin dahil nga hard vegetable siya. Yan, so hintayin natin to for at least 10 minutes hanggat maluto po yung ating carrots pati ating patatas. So after 10 minutes, let's check our carrots pati ating patatas. So ayan, malambot na po yung ating patatas. At ngayon naman, ilalagay ko na yung aking gulay. Meron ako ditong cabbage. Oopsie. Around 1 whole cabbage po ito. And ilalagay ko na rin yung aking pechay. Ayan. At yung aking bagu beans. Then we mix it. Well, hanggat mag-melt down po yung ating gulay. So, pagkatapos po ng ilang minuto, so ayan, nag-melt down na po yung ating vegetables. Siyempre, titimplahan ko na siya ng ating patis. Yung fish sauce ko is around 4 tablespoons of patis. Then, mix it well hanggat masisong po yung mabuti yung ating pesang manok. So, napaka-importante talaga i-season ng ating pagkain. Para hindi maging bland yung ating pagkain at magkaroon ng lasa ng ating pesang manok. So, our pesang manok is done. So, sobrang dali lang gawin. At tingnan nyo, very festive ang ating pesang manok. So, sana may try itong recipe na to dahil I'm sure magugustuhan to ng buong pamilya nyo. At perfect to sa tag-ulan. And now, we are ready to plate. So, sobrang malinamnam ang ating pesang manok at sobrang ganda.